Yan ang kuan, insulin. So, kini ignorante ta, abi na ko bulpin na siya. So, sa dihang, hindi man din na bulpin. So, ipakita ko sa inyo kung paano magbigay ng insulin sa isang pasyente. So, ganito lang yan. So, bago mag-insulin yung isang tao, pupunta mo na siya ng doktor, i-check mo na yung blood sugar niya. Tapos, may mga numbering doon kung ilan ba yung ibibigay niya sa umaga o depende po sa kanyang blood sugar. So, ito po yung insulin. So, nung una ko nakita to, akala ko bullpen. Doon kang tining Bisaya. Tapos, tilan. Kung ano na sa medit is, wala ko tag-insulin. Diba? Kung nataon mo siya bullpen. So, paunsanin mo siya mag-sit. Kaya ako man nag-sit o ka ng insulin sa akong amo. So, tuyo ko ni muna siya. Naani siya yung number dere. Nara ang number mo gawas. Depende sa sa pasyente kung kuan. So, ana. So, tuyo ko ni muna siya. Mugawas ng mga number dara. No. Pag depende lang na sa number nga, sa imuhang patient nga tagaan. So, dere. So, nasip na na ako ang number sa ako ang nanay. So, doon na ako siya pwede iingon. Pagkahuman, nara ang iyahang medisina. So, bago din siya itusok sa pasyente, butangan pa ni mo siya dire, na asya'y dagom. Dire, ibutang ang dagom. Ipahaom ni mo, tapos ituslo ka na. Nagpa-inch ko na kung amos ako, pero dire, okay, mahadlok ko. Bahala siya. Igor ako mag-sit sa iyahang insulin. So, diyan lang ipakita lang na ako para hindi mo ma-ignorante ko paunsa maghatag o insulin sa inyong pasyente. Lalo-lalo na sa mga OFW, kahit pag OFW or around the drama. So, yan lang guys. Pinakita ko sa inyo kung anong itsura ng insulin. Hindi siya bullpen ha. okay, isirado mo lang yan siya. Pag nakatusok mo siya dito, focus yan niya. Ipopos. Hanggang bababa. Ganun siya. Diba? Maraming salamat po para may mga tips kayo. Lalo na sa mga OIF. Bye-bye! Shout out sa mga viewers natin around the globe. See you on the next video natin.